Hi, ako po si Betong Sumaya Jr., ang inyong bagong mga kasama tuwing Sabado at Linggo, alas 8 ng umaga sa GMA News TV Channel 11, SME Go! Let's go! Kinabukasan ay gawin natin mapulat. Sama-sama na tayo sa tagumpay, Pilipinas ngayon na ang oras. Wow, look at this. Kung sa business kayo ay may success. Ay isang kaso. Ako si Betong Sumaya Jr. at ito ang SME Go. Oh, diba? Wow, amazing. Pilipinas, now is our time. Go, 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 Nikos. Ako po si Albert Betong Sumaya Jr. Nagsimula po akong makapasok po sa mundo po ng News and Public Affairs noong year 1996. Nag-start po ako as production assistant sa probe team. Pag may mga reenactment kami ni Love, yung kasamahan ko sa probe team, si Love Anywhere, yung sparring partner ko, ang nagre-reenact ng mga scenes. Kunyari, dramatization ng mag-asawang nag-aaway, nasusunog na anong gagawin pag nasusunog yung mga bahay. So, dun actually nagsimula lahat ng mga on-cam namin as extra. And then, nagkaroon kami ng opportunity ng magkaroon ng kay Susan tayo. Si May Bautista naman yung nakasama ko doon, aking partner sa Survivor. At ngayon naman, doon naman, extra lang din kasi pag nagsa-stand-up si Ma'am Susan Enriquez, kunyari about mga mag-asawang nag-aaway, kami yung background, kami yung nag-aaway. Pero wala pang pangalan na May and Betong noon that time. Hanggang sa, siguro natuwa sila sa amin, hanggang binigyan kami ng sariling segment na meron ng Betong and May. Hanggang sa nagkaroon ng chance kami, nabigyan kami ng blessing na makasama sa Survivor Philippine Celebrity Double Showdown. Siya yung kapartner ko doon sa Survivor. Yun, doon nagbago yung aming status as on-cam. So, dating mga extra-extra ngayon, medyo nagkaroon na ng billboard. When the first encounter ko sa Go Negosyo is na, I think that was last year nung nagkaroon ng parang event sa World Trade Center. Nabigyan kami ng pagkakataon na mag-host kami ni May Bautista. And then, it was an interesting event kasi ito yung parang, I think, mga women in business na may mga business and how to empower them. Sobrang ina-admire ko talaga yung advocacy ng Go Negosyo kasi we're talking about small and medium entrepreneurs na tipong ina-highlight natin yung mga tao na nakapag-negosyo and at the same time naging successful. So sa mga viewers, mga televiewers na nanonood, pansin na tumutusan sa Go Negosyo, hindi lang sila basta manonood eh. Ma-inspire sila to do the same din na ginawa ng mga interviewees natin, yung mga case studies natin, yung mga taong nagsimula from scratch and at the same time strengthening them and guiding them para mas lalong maging successful yung mga negosyo nila. And sa mga napunod ko in the past, yung mga from Miss Gladys Reyes and kay Love Anywhere, pati kay Sir Bam Aquino, nakaka-inspire talaga siya. Yung first time na narinig ko na parang kinukonsider ako sa maging host ng Go Negosyo, iba yung feeling kasi parang hindi mo siya inaasahan eh. Parang napapanood ko lang siya. Naisip ko din na parang magandang, iba kasi to eh, ibang field din to ng hosting, ibang field din to ng show. So parang, kasi ako, gusto ko rin magka-negosyo. So parang iniisip ko, baka magandang way to na makapag-start, ito yung start ko para maging makapag-negosyo. At the same time, host ka pa. So, nakakatuwa. Pero nung nalaman ko na ako na, wow, this is it. Amazing. So, nakakatuwa kasi parang ito yung magandang start ng year na hindi mo inaasahan na darating. So, I'm very thankful and I'm very honored din na maging bagong host ng Go Negosyo. 1, 2, 1, 2, hello?
Mamaya makakasama niyo na ang pinakagwapo at pinakabagong negosyo host ng SME Go. Amazing! Magandang araw, Go Negosyantes! Let's go sa isang araw na naman ng puno ng impormasyon at kalamang pangnegosyo. Ngayong araw, aalamin natin ang kwento sa likod ng dalawa sa mga paboritong food stops, ang Potato Corner at Chicken Charlie. Ano pang hinihintay natin? Let's go! Una nating papasyalan ang napakagaling na negosyante sa likod ng Potato Corner. Let's hear it straight from its CEO, Mr. Joe Magsaysay. Wow, laki. Sir Joe Mag! Hi, sir! Potato Corner Training. Welcome din po sa akin. Sir, sige po, pasok po tayo. Hi, guys! At kasama natin ngayon ang CEO ng Potato Corner, si Mr. Joe Magsaysay. Sir Joe, bago po na-establish po ang Potato Corner, kamusta po ang buhay po ninyo bago po ito? Nung high school ako, yung tatay ko, namatay. Buti naman yung uncle ko, was very Nintendo. Sabi niya, Jojo, hindi ka. Take care of your college. Nung nasa college na ako, binayaran yung tuition fee ko. Kaya I had to augment something kasi wala akong allowance. May pag-tuition ako, inanay ko naman, walang trabaho. So, I was forced by circumstances to find work. So, unang araw ko sa Wendy's as a part-time employee, pinalinis ako ng manager ng CR. Sarado ng tindahan, lalabas ako sa pinto doon sa likod, katabi ng gwardiya, maglalatag ako ng mga karton ng mga French fries. Doon ako natutulog sa karton sa iba. Sir, talaga, sir, ginawa niyo po yan, sir, talaga noon? Pinalad naman ako kasi umabot ako ng 10 years sa Wendy's. Wow, naging management trainee ako, full-time, tapos management trainee, tapos naging assistant manager ako, tapos co-manager, tapos naging store manager ako sa Nagtahan. And then, during my 9th year nga, may lumapit sa akin na tatlong friends. Yung isa, yung bayo ko, si Ricky Montelibano. Yung isa si Danny Bermejo, yung isa si George Winicky. Sabi nila, Jamag, gusto mo sumali kasi iniisip namin magtayo ng ng bagong business. Tinanong ko, ano yun? Flavored French fries. Noong 1992, yung first month ng Potato Corner, habang nasa Wendy's ako, biglang ito successful, 1 month payback natunugan yata ng owners ng Wendy's. No? So, tinawag ako sa opisina ng presidente. Alam ko na kung ano mangyayari. Hindi ka naman iniimbita sa opisina ng presidente, hindi ka tatanggalin, di ba? So medyo, alam ko na. Pero, alam mo, yung presidente ng Wendy's at the time, was gave me a choice. Gabi niya, Jomag, balita ko, may potato corner ka eh. Sabi lang niya, advice lang. One piece of advice lang, Jomag. It's difficult to work with partners. Good luck na lang sa'yo. So be careful. Wala sa bokabularyo ng negosyante ang sumuko. Kaya kahit mawala naman ang trabaho, hindi na tinag si Jomag para magpatuloy at maitayo ang Potato Corner. Guys, nandito tayo ngayon sa training store ng Potato Corner at tuturuan tayo ni Sir Jomag kung paano gawing amazingly masarap at malasa ang mga French fries ng Potato Corner. Sir, paano po yung mga prosesong pinagdadaanan po para lutuin po yung mga French fries po ng Potato Corner? Unang-una, lutuin natin yung French fries. Yes, sir. Pag luto na yung French fries, yes, sir. Ilalagay sa holding sir, bin. Importante sir talaga sir yung ganyang machine, sir, no? Oo, yung deep fat fryer. And sir, so pagkatapos Sir Joe magnalutuin, hahanguin ko na po ito. Correct. Ilalagay mo ngayon sa shaker. Yan. Uy. Okay. First time po ito, sir, ginawa. So, ano pong gusto yung flavor, sir? Cheese. So, is that your favorite, sir? Oh, ito yung cheese flavor natin. So, may sukat din, sir? Half a scoop. Mga ganyan, sir? Yan, okay. So, konti pa yan. Alright. Tapos, lagay na, sir, dito? Opo, yan. At siyempre, ang pinaka-importante pagkatapos mailagay itong mga fries dito sa shaker, sir, dapat, sir, i-shake while doing Gangnam. Okay, ready? Game! 3, 2, 1, go! Sir, sige po, pag-usapan sir natin yung naging capital po ninyo sa business po ng Potato Corner. Magkano po sir yung naging initial capital po?
while putting up this list. Capital namin na kinabag-ambag namin, no? Total, 150,000 pesos. 150,000? Mm. So sa 150,000 po na yun, isang cart pa lang yun, sir. Kaya itong challenge namin, kasi wala naman kami pera, eh yung 150,000 na capital namin, na-payback nga naman yun. So marami pa kami utang eh. Eh may mga nag-offer na magtayo kami ng mga pwesto available, eh wala kaming pang pera pang lagyan ng isa pang outlet, na number 2, na number 3 outlet. This was an opportunity to franchise. Sir, sigurado po, ang dami po natin mga kababayan na nanonood po ngayon na gusto rin pong pasukin yung gandong klase po ng business, sir. Ano po yung dapat nilang i-prioritize po, sir, o isipin bago pasukin po yung gandong klase po ng business po? So, importante, no? Hands-on sila. Ibig sabihin na, parang yung nakatutok dapat siya sa negosyo. Walang negosyo hindi mo pwede tutukan, lalo pa pagpuntahin. Kailangan hands-on na hands-on talaga. Alam mo, marami kaming franchises na nalugi din. Pero, most of that dahil nakabayaan lang yung aros yun. Kailangan talaga sir, hands-on talaga sir, yung mga namamahala po doon. Yeah. Ayan guys ha, narinig nyo yan. Kaya, always remember, hands-on is the key word. So sir, maraming salamat sir. Salamat. Sir Jomag, mabuhay po kayo at sana mas lalo po kung lumago ang inyong potato corn. Up next, bibisitahin natin ang batang negosyante na si I4U at ang kanyang Chicken Charlie. Huwag bibitiw! Kung sa business kayo ay may success, kung ang ideya nyo'y true. I4 is an entrepreneur by heart since childhood. Ang initial capital ng kanyang negosyo ay nabuo mula sa kanyang pagninegosyo simula noong high school. Nagtinda siya ng mga prepaid loads, mineral water, bigas at marami pang iba. Kaya naman sa murang edad, bongga na ang ipon niya. It's roughly 800,000 to 1 million. I think for 9 years tayong nagbenta, simula high school all the way out to college hanggang after college. So every time you walk around the area, alokin mo sila, then ako rin yung magde-deliver ng mga goods sa area nila. So nagbebenta rin tayo ng mga loads before, meron akong isang parang loading station doon. Bakit po ninyo naisipan po yung gantong klase po ng pag-negosyo? Well, first of all, malaki yung market ng chicken sa Philippines. Tayong mga Pinoy, ano tayo eh, mahilig tayo sa manok. Chicken country talaga ang Pilipinas. Curious lang po, sino po ba si Charlie? Name siya ng dad ko. Well, pangat naman kasi pagka Chicken I4, which is my name. So, may confusion sa pagbasa. So, nag-isip kami ng something catchy, may konting rhyme. So, na-derive namin yung Chicken Charlie. So, ilang branches na po ang Chicken Charlie? Right now, we're going 20. We have provincial stores also. So, sir, from 1, naging 20 na. Wow, yes. That's amazing! Ayan. So, sir, sa loob po ng 2.5 years po ng Chicken Charlie, sir, syempre, ano po yung pinakamatinding challenge po na naranasan po ninyong business? Well, as a starting business, walang gustong mag-supply sa'yo kasi medyo maliit pa yung scale mo. Wala ka pang demand. At the same time, you have to source out everything from kitchen equipments, sourcing ng tao. Lahat yun, wala ka pang arms for that. Eh. You have to go to Divisoria pa para mag-source out ng mga materials. Ikaw yung kailangan nagtatanong-tanong sa mga tao kung may naghahanap ng trabaho. So, those are the basic challenges na tikman natin dati. At ngayon, samahan niyo kami bisitahin ng kitchen ng Chicken Charlie. Sir, come on, let's go. Ayan! At ngayon, guys, tuturuan tayo ni Sir I4 kung paano ihanda ang bestseller na chicken ng Chicken Charlie. First, kailangan mo yung tongs para hawakan yung chicken. And then, ito yung brush to glaze the chicken. Kailangan lightly i-dip niyo yung brush sa sauce. Then, ipapahid mo siya ng konti sa tray para hindi siya sobrang basang-basa yung chicken. So after that, lightly glaze yung chicken. Ayan sir, I4, pagkatapos ko na mag-glaze po yung mga chicken, eh pwede na po itong iserve po sa mga customers, sir? Yes. Okay, so saan po dapat natin ilagay? Dito po ba yun, sir? Ito yung dining plates natin. So, punin mo na yung chicken. Talagay mo na siya sa dining plate with rice. Wow! And then, ilalabas na natin siya dito para ma-prepare na yung drinks. The smell, sir, is amazing. So, isa-serve na natin itong value meal. Ayan. Wow!
syempre, ang dami din po mga chicken na mga businesses din po around Metro Manila and sa buong Pilipinas. Mm-hmm. So how do you deal po with competition po? Well, number one, you have to keep up with the brand. Eh. Kailangan make sure yung image ng brand mo is above everyone else. Always offer something new. Of course, yung pinaka-importante is yung taste ng mga Pinoy. If you know food and alam mo yung panlasa ng Pinoy, mabilis naman tayo i-please eh. Sir, sa mga viewers, sir, syempre gusto po nilang malaman ano po yung mga sekreto nyo bago kayo naging successful. Focus lang talaga, focus sa business. And kailangan very strong ka in mind and in heart kasi mahirap mag-negosyo. Like, maraming struggles eh. But then again, at the end of the day, if you know what to focus on and you believe in your product, success will come along na lang. And siguro, lots of prayers and hard work, hard work. A lot of hard work. Kailangan talaga sobrang sipag ka. So, syempre, bilang isang entrepreneur po, meron pa ho ba kayong gustong malaman o matutunan? I think I need to learn a lot more in every aspect. Operation-wise, marketing-wise, accounting-wise. So, I think there's a lot of room pa talaga for learnings in every aspect of business. Kung sa business kayo ay may success, kung ang ideya nyo'y truly the best. Sa mga kagaw negosyo nating Filipino-Chinese, Kung Hei Fat Choi, we wish you a prosperous year ahead. Bagong taon, bagong negosyo. Para sa mga naghahanap ng possible business ventures, alamin kung paano makakatulong ang Uno International Corporation sa inyo. So ano yung mga patok na negosyo for 2013, no? Isa-isahin natin, ano ba itong forecast natin na ma-promising na pwede nating pasukan ngayong taon na to? One, ito yung tinatawag kong convenience concept. Dito natin makikita ngayon because yung need ng maraming tao for easy access, mas madali para sa lahat, yung kumbaga nilalapit na natin yung negosyo kung saan yung merkado. Number two, so ito yung tinatawag kong retail hoppers, no? You hop from one venue to another venue to another venue. So ibig sabihin, yung mga retail retailers natin ng pagkain, ng damit, ng any product for that matter, day in or day out, meron ngayon silang pagkakataon to sell yung kanilang mga goods or services. So it's a matter of choosing kung saan venue na mapupuno mo na yung everyday na magbebenta ka. Plus, yung cost in terms of OPEX, yung operational expenses natin, mas mababa. Third, I call this yung mga tourism-related services and products. Ang Filipino families ngayon, they allot a certain portion of their savings for traveling. So, ibig sabihin, yung mga aligned businesses, services dito, ang talaga makikinabang yung hospitality sector. Now next, ito yung sinatawag ko yung sports-related businesses or services. With the recent craze in terms of yung fitness level ng bawat isa, yung healthy, di ba? Yung consciousness ng bawat isa to be healthy, to be fit, dito ngayon pumapasok ang isang negosyo na pwedeng-pwede nyong pasukan. And then yung panglima ko for the year, and it started several years ago, ito yung e-commerce. Again, it's about convenience. Everything can be sold through online, through e-commerce. So, ibig sabihin, this technology helps entrepreneurs. Less cost, less OPEX, but yung return mas malaki. Ako si Paolo Tibig, the Entrep Champ, para sa magandang business advice. Ako ay isang plain housewife before from Batangas City. Ako yung may-ari ng UBC Batangas, UBC Calapan, and UBC Lipa. And planning to put up another UBC. Maybe one local and one international. Dati na ako negosyante. Mahilig talaga ako sa negosyo. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa negosyo. Nasa phone shop industry ako, medyo nabato ako. Yung bang parang walang challenge kasi nakaupo ka lang maghapon, naghihintay ka lang ng mga tao na lalapit sa'yo. Grabe yung shift na mindset kasi before, wala lang. As in, life goes on. Dito,
Every day is a challenge. Iba kasi yung ordinary distributor ka lang kesa sa UBC owner ka. Kasi kapag UBC owner ka, mas malaki yung investment kasi center, para extension ka ng head office. Dumating ako doon sa point, yung mga first 3 months ko, sabi ko, ayoko na. Parang sabi nila, masaya, sabi nila, masarap. Pero bakit ganun? Parang grabe, grabing stress. Pero iba pala kapag yung ang negosyo, by heart mo na ginagawa. Parang ginawa ko siya na hindi lang para kumita. Ginawa ko siya para mas maging instrumento, parang channel of blessing. Nakikita ko yung resulta ng mga taong walang-wala. And then biglang nagkaroon, biglang nabago ang buhay because of Uno. Ito yung negosyo na ginagawa mo siya, kumikita ka, nakakatulong ka, at the same time, nare-rewardan ka. Ako, as a UBC owner, ang dami ko na-hit ng mga travel incentives because of Uno. Yung lahat ng hirap mo na binigay mo dito sa company, ibabalik sa'yo. Habang ginagawa ko yung Uno, tuloy-tuloy pa rin yung iba kong negosyo. Para sa mga taong hindi pa member ng Uno, siguro it's about time po na mag-isip kayo kasi nakita ko yung kagandahan ng negosyong to. Ito po hindi lang para sa mga taong walang-wala, kundi maging pati sa mga tao na meron ka pa palang pwedeng gawin. Walang dahilan para hindi ka magtagumpay, lalo na kung ang hangarin mo makatulong sa kapwa mo. Mga negosyantes, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Sana na-inspire kayo sa mga kwentong hatid namin ngayong araw. See you again next week! Ako po si Betong Sumaye Jr. at ito ang SME Go! Siyempre, huwag kalimutang bumili ng mga Go Negosyo Books, lalo na ang pinakabagong 50 Inspiring Stories of Young Entrepreneurs. Available po yan sa lahat ng leading bookstores nationwide. Need advice on how to start and run your business? We're just a text and click away. Text Go Nego to 2910 for Globe and Smart. Like us on Facebook, facebook.com/GoNegosyoOfficial or log on to www.gonegosyo.net. Huwag din kalimutang tumutok sa Go Negosyo sa radio every Friday, 2 to 3pm sa DZRH para sa Metro Manila at radyo natin para naman sa mga provincial areas. At mula sa Go Negosyo, maraming salamat sa ating mga annual partners, PLDT SME Nation, Smart Communications, Meralco, RFM Corporation, BPI Family Kanegosyo, Avon Cosmetics, Multiply.com, OPMC, Isuzu Philippines Corporation, LBC Express Incorporated, Value Line Systems and Solutions Corporation, Uno International Corporation. Kasama na rin siyempre ang mga kaibigan natin sa Department of Trade and Industry.